Isa mong pinagpalang araw sa bawat isa sa atin, tayo po ay nabigyan ng pribileyo na makapaghayag po dito po sa atin pong pangmalawakang family altar. Salamat sa Panginoong Diyos sa pagkatunay ang Panginoong Diyos ay nagpapatuloy sa pagkilos sa bawat isa po na kanyang lika. Ang ating pong paksa ngayon ay matatagpuan po natin sa James 3:7-8. Sabi po dito, all kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. Ito po ay isang paalala ni Apostle Paul sa mga taga-Epeso. At maging sa kapanahonan po natin sa mga sandaling ito na tayo po ay nais paalalahanan ng ating Panginoong Diyos na ang lahat po ng nilikha niya ay maaari nating mapaamo. Lahat ng mga uri ng hayop, diba? Lahat ng mga hayop na lumilipad, lahat ng mga hayop na lumalakad, mga gumagapang o nakatira sa tubig, kaya po natin yan paamo. Ngunit ang paalala po sa atin is, hindi daw po natin kayang paamuin ang atin pong mga dila. Gano'ng katotoo na tayo po ay hirap na paamuin ang ating mga dila. Ito po ay nangyayari sa mga pagkakataon na nasasambit natin yung mga bagay na hindi po natin sinasadya. Na marami po sa atin kahit na tayo po ay mga Kristiyano na tayo po ay nabago na bilang mga dati tayo at binago ng Panginoong Diyos. Ngunit minsan, may mga pagkakataon na tayo po ay nasusubok at tayo po ay nahuhulog sa mga pagsubok sa pamamagitan ng ating mga salita. Ang sabi po dito, pero walang taong nakakagawa nito sa dila. Hindi daw po natin kayang paamuin ang ating mga dila. Ang ating mga dila na minsan pinananahanan ng mga masasakit na salita at mas masama pa kapag ka ang mga lumalabas po sa ating mga dila ay ang mga bagay na makalalason ng isipan ng tao, makalalason ng buhay ng isang tao, ganito ay makamatay. Tunay nga po, nakailangan po natin tandaan that there is a rule that has been given unto us. At ito po ay rule ng Diyos. Ito po ay pamamahala ng Panginoong Diyos na dapat po ang atin pong kakayanan ay magagamit lang po natin doon sa mga nilikha ng Panginoong Diyos to all His creations. At hindi po dapat tayo lalampas na tayo po ay nilikha lamang ng Panginoong Diyos. And we are not the one who created mankind's law. Yan. Amen po ba? Na tayo pong lahat, sinabi po doon sa Genesis 1:26-27 that God says that let us make mankind in our image and let them rule. Diba? Binigyan tayo ng kapamalaan ng Panginoong Diyos sa mamahala sa kanya pong mga nilikha. Ngunit hindi po, nais kong ulitin na hindi po sa kanyang mga taong nilikha. Ang nais ng Panginoong Diyos ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Sabi dito, tandaan din po natin that there is a ruler. Diba? Hindi po dapat tayo yung namamahala doon sa mga ibang tao. Kundi alalahanin natin that there is someone who is a higher ruler, ruling. Diba? May masigit pa na makakapagbigay ng mas mataas na antas ng pamamahala sa kanyang mga nilikha. Dapat po tayo po bilang mga nilikha ng Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi ang kilalanin lamang ang kapamalaan ng Diyos sa ating pong buhay. At ng pangatlo po, sabi nga po dito, there is an over-ruler. Na minsan po kahit po ang sinasabi po dito sa Santiago or sa James 3 verse 8, sabi ito, walang taong makakagawa nito sa dila. Wala itong tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakamamatay. Pero kaya pong i-overrule yan ng Panginoong Diyos. Diba? Kung atin pong kikilalanin ng Panginoong Diyos bilang siya ang lumikha sa atin, bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, na kung ano man po yung sinasabi sa Biblia na puno daw po ng kasamaan, puno po daw po ng lasong nakamamatay ang ating mga dila. Ngunit kayang baguhin yan ng Panginoong Diyos.
kayang gumawa ng Panginoong Diyos ng bagong dila, ng bagong buhay sa bawat isa sa atin kung atin pong patuloy na ipagkakatiwala ang ating buhay sa Kanya. Tayo man minsan ay nagiging, sabi nga po, nagiging dahilan ng kasiraan ng iba, nagiging dahilan ng kasamaan ng iba sapagkat tayo po ay nagiging pabaya. Hindi po nating nababantayan ang ating mga salita. Ngunit sabi nga na andyan ang Diyos upang tayo ay bigyan o upang tayo ay maging daan, gawing daan ng kapayapaan, gawing daan ng kasaganaan, gawing daan ng kabutihan, at gawing daan ng kagalakan at buhay sa pamamagitan ng ating pagbibigo. All kinds of animals are tamed by mankind. And all mankinds are all tamed by God. Lagi po nating alalahanin ang kung wala man pong magagawa ang tao upang paamuin ang kanyang dila, ang Diyos, marami siyang kayang gawin. Mas malaki ang magagawa ng Panginoong Diyos kung atin pong ipagkakatiwala. That's why God has given us the mind to think about praying. Diba? Na dapat po kung ano po yung mga bagay o yung mga kahinaan po natin bilang mga tao dito sa munduhan, dito sa mundo, na tayo po ay nabibigyan ng mga pagsubok sa buhay. Ano po ay yung mga bagay na kung saan man tayo magiging mahina, dapat ito ay pinapanalangin natin sa Panginoong Diyos na bigyan tayo ng paraan para ating ma-overcome lahat ng ating kahinaan. At kung tayo man po ay mga dila na hindi po kayang lumikha ng maganda, then let us pray to God. Let us pray to God to give us a new tongue, to give us a new words to speak, diba? Na hindi po dapat tayo natutulad sa ibang tao na sinasabihan na matatalas ang mga dila. Dapat po tayo po ay mga nabibilang sa mga mabubuti, sa may mga magandang dila. Na ang tanging dinideklara lamang ay ang pagpapala at buhay na mula sa ating Panginoong Diyos. And how can we be more effective in words? Na dapat po tayo po ay nagbabahagi. Ano po yung ating pong ibinabahagi? That let us use our words to teach. Diba? Tandaan po natin, kinakailangan po, let us use our words to teach. Na kung meron man po tayong sasambitin, hindi po ito yung mga lasong nakamamatay, kundi ito po ay ang mga bagay na may matututunan ng iba. Na mahalaga po na tayo ay nagiging bahagi na ikatututo ng iba, kalalago ng iba. And sabi nga, use our words to lead. Tayo po ay binigyan ng Panginoong Diyos ng kapamalaan. Bakit hindi natin gamitin ang ating mga salita upang pangunahan ang iba? Na kung saan sila dapat na dako, na tamang dako o tamang landasin na pupunta. At ang pangatlo, let us use our words to heal. Kagaya po ng mga doktor, diba? Sila po ay nagbibigay ng mga reseta, sila po ay nagbibigay ng mga paalala sa ikagagaling ng kanilang mga pasyente. At tayo po bilang mga Kristiyano, marami din pong mga tao sa sanlibutan na kinakailangan ng kagalingan. And let us use our words to give them healing, to provide them healing, to lead them to be healed by God. At ang last po is, let us use our words to save. Diba? If God uses His word to create life, then we can use our words to save life. Tayo po ay binigyan ng Panginoong Diyos ng kapamalaan. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng pananalita. Hindi para sumira, kundi para maging daan sa buhay na walang hanggan. Let us pray to God. O Diyos, at aming Ama, ng kapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sapagkat Ikaw ay patuloy at patuloy na nagtuturo sa bawat isa sa amin. Ang dangi kong dalangin, Panginoon, patuloy mo kaming baguhin ayon sa iyong nais, ayon sa iyong wangis, O God. And Lord, patuloy mo, O Diyos, pagpalain, O God, ang family altar, O God. At patuloy na magpatuloy itong maging isang daluyan ng pagpapala at kalakasan sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat, even our families, Lord God, we always pray. Panginoon, ingatan mo sila. Oh, we are always praying, O God, sa pag-iingat at pagpapala sa bawat pamilya ng bawat isa, Panginoon.
purihin ka at luwalhatiin ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.